itong mga sasabihin ko dito, base po ito sa experience ko. Kayo ay naghahanap ng ospital kung saan gusto nyong manganak. Video na to ay para sa inyo. Kung paano yung process kapag manganak ka sa ospital ng Maynila. Welcome back to my YouTube channel. This is Gia Bites, the twinkle in your sky! Kung kayo ay bago lang sa channel na ito, ako po si Gia Bites at isa akong public school elementary teacher at isa din akong new mom. Ang mga content ko ay yung aking mga personal experiences bilang teacher at mostly bilang nanay. Ayan. Or kahit na ano, experience ng tao, ganyan. Experience ng tao. Diba? Pero kung gusto niyo ng ano, pang teacher talaga na content, may isa kong YouTube channel kung saan ako ay nagkukwento ng mga kwentong pambata at gumagawa rin ng mga lesson videos para sa aking klase. So, i-search niyo lang ang Makwentong Guro. Yung link ay nasa description box below. Kung gusto niyo lang naman ng mga ganong content. Pero, kung ang gusto niyo lang naman ay makita ang buhay-buhay ko bilang teacher at bilang nanay na in love sa kanyang anak, ay, andito na kayo. Mag-subscribe na kayo, okay? So, Baby Bites, itong content natin ngayon ay talagang gusto kong gawin para i-share sa mga buntis dyan at naghahanap ng kanilang mapaaanakan, okay? Kung kayo ay naghahanap ng ospital kung saan gusto nyong manganak, ang video na to ay para sa inyo. Okay? Kasi nung buntis ako, search ako ng search ng vlog na mga nanganak sa public hospital. Pero wala akong makita. Kaya lumalaki yung takot ng marami kasi walang vlogs na nanganak sa public hospital. Puro private hospitals yung mga nakikita ko sa YouTube. Ang makikita mo kapag sinearch mo na public hospital na kung saan pwedeng manganak, nakakatrauma yung mga makikita mo minsan balita na may yung mga unfortunate events yung makikita mo. So nakakatakot. May nagsuggest sa akin na magandang manganak sa ospital ng Maynila. Una-una, yung asawa ko, taga Maynila naman, so pwede kaming lumuwas doon para kapag malapit na akong manganak, doon kami muna tutuloy kasi malapit na lang doon. Unang-una, kailangan yung magkaroon ng record sa ospital na yun. Huwag kayong papayag na manganak na lang kayo basta sa kahit saang ospital na wala kayong record. Kahit na sabihin nila na okay lang. Actually, okay lang kasi manganak ka na, pero mahirap kasi wala ka pang record doon. So, interviewin ka pa ng bonggang-bongga. So, kailangan talaga, protocol talaga na merong kang record doon. Wala namang sinabi sa akin kung ilang beses ka dapat nakapagpa-check up muna doon. Pero, mas maganda sana kung meron ka at least kahit na dalawang check up doon. Prenatal check up. Sa kahit saang ospital. Dahil nga sa pandemic pa rin nung time na nagbubuntis ako, siguro kahit hanggang ngayon, ganito pa rin yung kanilang ginagawa, no? Ganito pa rin yung protocol. Unang-una, kailangan mong magpa-online consultation. Ibig sabihin ko, kontakin mo sila sa mga number na ito. Ito yung unang-unang kailangan mong gawin. Hindi ka pwedeng pumunta sa ospital basta-basta nang hindi ka nakaschedule. Kailangan ma-interview ka muna nila via phone, via online. Pero Baby Bites, I should warn you ha, kasi hindi ganun kadaling mag-contact sa kanila. Ilang linggo akong nag-try talagang kumontak. Hindi ko talaga sila makontak-contact. Una, nag-call ako via phone call. Wala talaga. Pangalawa, nag-kumukontak ako via Viber. Wala din talaga. Mahirap talagang kumonek. So, I suggest na tuwing umaga kayo, tatawag. Pinakamaaga siguro nila 8 o'clock. Pag tumawag ka ng 1, madalas marami ng pasyente, mahirap nang may sumagot. Ako mismo yun naka-experience.
may schedule lang ang tawag sa OB. Ipo-post ko na lang din dito. Apart from those days, wala mag-entertain sa'yo. Kasi pag may sumagot, i-redirect ka lang din nila sa ganitong araw, ganitong oras ka tumawag. Huwag kayong titigil hanggat wala kayo nakakausap. Habang mas maaga, malayo pa kayong manganak, magtumawag na kayo na tumawag ng tumawag. Huwag nyo nang antayin na mag 8 months kayo, 7 months kayo bago kayo tumawag. Okay? Yun. Walang susuko. Ganun, try ako mag-Viber, nag-try ako mag-phone call. Dun may sumagot sa akin via phone call. Sinabihan niya ako na isend yung files ko via Viber. Kapag once na nakakonect kayo, i-interviewin kayo online. Parang check-up din, ganyan. Yung mga files ninyo, kung meron na kayo mga prenatal check-up sa ibang OB, ganyan. Hihingi nila yon. Tapos, isi-send nyo yun sa Viber. Kailangan yung may i-reseta sila sa inyong laboratory, ibibigay nila yon sa inyo. Ganyan. Tapos, i-schedule nila kayo kung kailan kayo pupunta doon. Pag naka-schedule na kayo, doon lang kayo pwedeng pumunta doon sa hospital. Kasi kapag doon kayo na, iba-iba na yung pasyente doon, syempre. Hindi katulad sa mga private hospitals na hindi mo kailangan maghintay. Doon pipila ka, maghihintay ka, magtsatsaga ka. Sa experience ko, OB na nagtingin sa akin ay resident OB. Ibig sabihin, lisensyado na sila, pero may senior pa rin silang tinatawag eh. Sa experience ko naman, sa check-up ko, okay naman. Pero mas maganda rin talaga na meron kang personal OB. Apart from sa public hospital. Sa akin lang to ha, sa pananaw ko lang to. Lalo na kung high-risk pregnancy ka. Kasi kapag sa public hospital, super busy siguro sila. Depende sa sitwasyon nyo kung kailan nila kayo pababalik-balikin. Yung ibang mga buntis doon bumabalik na kapag manganak na sila talaga. Ito pa, kapag alamawa, manganak ka na, may mga signs ka na ng labor, ganyan-ganyan. Sa public hospital, wala kang yung matatanungan talaga na, Dok, ganito na yung nangyayari sa akin, pwede na ba akong pumunta? Parang wala, walang ganun. Kailangan mo talagang pakiramdaman yung sarili mo. Talagang active labor ka na. Mas maganda, sa public hospital, pupunta ka doon ng active labor ka na. Yung talagang nangyari sa akin, yung mga manganak ka na talaga. Kahit sa ang public hospital, siguro ganito. Pero based lang to sa experience ko, kapag pumunta ka doon na hindi ka pa talaga yung nanganak talaga, yung malayo pa, siguro baka mga 1 cm ka pa lang o 2 cm ka pa lang, pababalikin ka pa sa bahay. Ewan ko sa private hospitals kung ganun. Yun yung narinig ko lang sa kasabay kong nanganak. Siya kasi pinabalik pa. Pero ako, active labor na nga, parang andadyaan na, yung parang game na, hindi na ako pinauwi. Nasa araw ng panganganak na, pag pumunta ka doon, syempre ER ang diretso mo, diba? Kukunin pa rin yung pangalan mo, yung contact number mo, isa lang yung bantay na allowed pumasok sa loob para ihatid ka. Papaanakin ka. Kapag once na nakapanganak ka na, recovery room ka. Okay naman yung facility. Alam mo, ang isa kong bagay na na-enjoy nung after kong manganak, yung meron ako nakakausap ng mga kasama. Ganun. So, parang dahil friendly naman ako, walang problema sa akin na may ka-share ako sa room. Malaki yung room, tas well-ventilated, aircon pa, pongga. Every now and then, may mga doktor, may OB na mag-check sa'yo, tapos pedia, i-check si baby, ganyan. Halos isang buong araw din, kaming nandoon sa recovery room, bawalang bantay. Like, kami lang talaga, mga pasyente. Dahil isa lang yung bantay mo naman, siya yung mag-aasikaso ng mga paperworks, yung mga documents na kailangan. Kasi hindi mo maaasikaso na yun, di ba? After one day, sa recovery room, sinwab kami. Nung lumabas na yung result ng swab, dun na kami pinapunta sa ward. Sa ward, pinaghiwalay yung mga CNS at saka yung mga normal delivery. So, ang mga kasama ko sa room, mga nakapag-normal din. Tapos yung sa CS, iba sila. 3 days din kaming nag-stay dahil dun sa mga documents na kailangan ayusin. Pag once na nasa ward ka na, ang bantay mo hanggang 5 p.m. lang din. Kung tatanungin ako kung sa susunod kong pregnancy, uulit ako ng panganganak doon sa ospital ng Maynila. The answer is yes. Okay din. Kasi kapag nalaman nyo kung kano yung binayad namin, worth it naman.
Actually, wala akong binayaran kasi may PhilHealth ako. As in, zero. Ayan, papakita ko lang ha. Total amount paid. Ayan, kita niyo ba yung 0 peso? Ayan. Ayan. Wala. Dahil nga sa PhilHealth. So, kapag may PhilHealth ka at nakakabayad ka naman sa PhilHealth mo, wala kang problema dun. Kahit yung swab, binigyan din kami ng copy ng birth certificate ni Tadhana. Yan. Pero wala pa siyang registry number. So sa pagbalik ko doon ko lang itatanong kung sino ba mag-aasikaso ng pang-registry number, kung hospital na ba or personally kami na. Merong report yan. Kung anong mga chinenelin sa'yo. Basta yung mga information sa panganganak mo. Bibigay yan. So, may newborn na din doon. Kasama na yung newborn. Yung newborn, yung result nun, makukuha namin 1 month after gawin yung test. Ayun, yun lang. Wala kaming ginastos. Masahe lang at saka mga gamot-gamot, ganyan. Pero yung major-major na gastos na ano, wala. Thank you. kaya kung mga anak ako, pwede pa rin doon. Okay lang sa akin na doon ulit. Manganak ulit ako. Pero sa ngayon, parang Diyos ko, parang that's the least thing na maiisip ko sa ngayon. Pero naisip ko pa din. Pero okay lang. Kumbaga imposible na mangyari siya agad. Pero yun lang, parang walang masama. Okay? Magagaling yung mga doktor doon. Masikaso sila. Kung may naririnig kayo ng mga chika sa mga public hospitals na pangit yung service dahil masungit yung doctors, may mga masusungit talaga, ganyan. Siguro yung experience ko lang na pagsusungit sa akin ay yung ano, part na tinatahi na yung sugat ko. Sinabihan ako, "Mami, huwag mo iangat yung puwet mo kasi parang ganoon." Sa medyo sinungitan ako. Pero hindi ko na ininda kasi super saya ko. Super saya ko na kasi nakalabas na yung anak ko ganyan. Pero yun nga lang, syempre kapag nandoon ka, be sensitive din. Alam ko super sakit. As much as possible, huwag na huwag kang mag-iingay. Para din naman sa atin yun ng mga buntis, ng mga nanganganak, kapag ikaw ay nag-ingay, avoid fear, tension, and pain. Kapag ikaw, natakot ka, ang tendency, mag-iingay ka, iiyak ka, sisigaw ka. Kapag nagawa mo yun, magkakaroon ng tension. Kapag may tension, magkakaroon ng pain. Kapag nasaktan ka, mas mahihirapan ka, hindi mo ma-enjoy. So, avoid lang natin na mag-ingay. Kaya siguro yung iba na susungitan kasi maingay sila. May ingay din naman ako ng kon. May tunog naman, pero hindi naman, huwag ka naman sisigaw yung ganyan, yung ano, pang-moving na panganganak. Hindi daw totoo yun. At hindi daw dapat ganun. So, yun naman yung dahilan kung bakit susungit daw yung ibang doktor. Okay. Hindi totoo na kapag sa public hospital ka, nanganak ay kabawasan yun sa paghahanda mo sa iyong pagbubuntis. No. May mga ganun tao na alaman nila sa public hospital ka, mga anak. Parang, bakit doon? Ganyan-ganyan. Ewan ko, basta may mga ganun tao na iba yung ano. So, ayun. Kaya kapag ano, kapag kayo gusto nyo experience yung ganun, go lang. Okay, matakot, no? May mga pagkakaiba naman, lalo na sa service. Pero, hindi ka naman nila pababayaan. Yun ang guarantee ko naman. Hindi ka naman nila pababayaan sa hospital ng Maynila. So, anyway, kung ikaw ay malapit na manganak, enjoy, good luck. Sana, ma-enjoy mo yung araw ng panganganak mo. And sana, ayun nga, makapagpa-check up ka sa hospital na gusto mo. Sa hospital na choice mo. Ayan, thank you so much. Bye.